Hello, good morning once again in my Rufus Kitchen. Sa araw na ito, magluluto tayo ng dilis, pulutang dilis. Di ba usually pag may inuman, eto, nakikita nyo itong dilis ko, papakita ko sa inyo. Fresh na fresh, no? Ang mahal naman ng kilo nitong dilis na to, ang one-fourth is 50 pesos. So, bumili ako ng kalahati. Yung kalahati, pinaksiw ko siya kasi gusto ko, namimiss ko yung paksiw. So, ito naman gawin nating pulutang dilis, no? Yung mga mahilig sa inuman dyan. Ngayon, nililipat ko lang siya dito sa mas malaki, no? Kasi dito ko siya isasaw-saw. So, yung dilis nyo, no, ganito, no? Pag bumili kayo ng dilis, watch out ha, huwag yung luray-luray na. This is very fresh talaga siya, no? So, binili ko siya, 1/4 lang po ito. Bumili ako ng kalahati. So, yung kalahati, pinaksiw ko kasi matagal na akong hindi nakakain ng dilis na paksiw. So, ito gawin natin pulutan. Wala akong balak mag-inom mamaya, pero papakita ko lang inyo, ipapakita ko lang sa inyo kung paano lulutuin kung ako'y may pulutan, no? So, syempre, mayroon tayong ganito, yung Korean, eto na siya. Mayroon siyang 1 tablespoon. Ano ba ito? Samjang? Ay, naku, baka lang yung Korean. So, mayroon akong 1 tablespoon na sugar. Mayroon akong, wala kasi akong ketchup. So, ang ginagawa ko na lang tomato sauce. So, meron akong hot chili. No? So, meron akong salt and pepper. Mayroon din ako yung egg whites. Isang egg whites. So, ito optional. Pero ako kasi gusto ko magkaroon ng kulay na green. So, ang gagawin natin, isi-season lang natin ng black pepper, no? Salt and black pepper. Ganito lang naman talaga, no? So, sisiso natin siya dyan. Huwag masyadong maraming salt, ha? Kasi, sa ating mga medyo may hypertension, hindi natin kailangan na masyadong maalat. Sakto lang, dash of salt, dash of ground pepper, no? Ganun lang. So, wala kayong ititimpla nito kung hindi salt and pepper lang na durog. Pwede naman ding ground, pinong-pino, pero yung ano, okay lang. So, ngayon, lalagay ko itong, bakit nagtataka kayo, bakit kaya may egg whites? Oo, may egg whites talaga. So, babatiin ko lang siya ng konti, halo ko dito. No? Yan. Yan, nakahalo na yan dito. So, di ba usually lalagyan natin ng cornstarch? Pero, hindi ko siya lalagyan ng cornstarch. Yun lang siya. Yan. So, yan. Hahalo-halo mo lang naman. Halo lang, halo. Yan, hindi ko na siya kinakamay. Pero mamaya kakamayin ko rin siya pag nag-preto ako. Ngayon, ito, very optional siya, yung parsley. Kaya ko lang siya ihahalo kasi matagal nito sa reef. No, mga 2 weeks, 3 weeks na yata. So, para magkaroon na lang kulay at hindi siya masasayang, so, gagamitin ko siya dito. No? Pero hindi ko siya uubusin. Kalahati lang. No? Nakalimutan ko pala, kailangan ko maglagay ng supposed to be flour, ay cornstarch, pero since wala akong cornstarch, lalagyan ko na lang siya ng 1 tablespoon na flour. So, kukuha ako ng flour dito. Oops, mainit. So, lalagyan ko lang siya. Kukuha ako ng para lang talaga, yan. So, hindi gaano marami. Kunti lang. So, yun. Hahaluin
natin uli, no? Hahaluin natin uli. Tapos, naglalagay na po ako ng, gaya ng sinasabi ko sa iyo, mayroon na ako dito naka-prepared na hot oil na 2 cups, no? So, kukumbine ko lang, naku sana, hindi ko na lang din pala nilagyan ng ano, kasi mangyayari, makihiwalay din pala yung dahon, hindi din talaga siya didikit. It's okay, walang problema, no? So, okay lang yan. So, ngayon, dadalhin ko na kayo dito. Uurong ko lang, mga best, kasi yung aking lugar is yung aking camera at yung aking table ay napakalayo. So, adjustable tayo. So, okay. Mayroon tayo dito. Kukuha lang ako ng ganito. Kasi, para yung excess oil niya, mapupunta siya dito. Ang dami-dami ko nakalagay dito. So, gaganituhin natin, no? Para ganyan na lang. So, ito, ilalapit ko kayo dito. So, mainit na siya. Sobrang init, super init na talaga siya. So, gagawin ko, ilalagay na natin. Nakumakagat siya. Oo, dapat pala hindi ko na nilalagyan siya ng tao. Kasi wala din naman. Pero okay lang. Okay lang yan na ano, dapat pala hindi ko na nilagay yung dahon, no? Hindi ko naisip eh. It's okay, anyway. No? So, kukunin ko to. Baka didikit siya. So, dapat pala ito ay dapat tutunawin ko yung kasi dapat yan may potato starch tayo o kaya corn starch, pero since wala akong corn starch, ginawa ko na lang, hindi ko na tinunaw, nilagyan ko na lang siya ng itlog, egg whites at saka harina, at nilulublog ko siya doon sa mantika. So makikita natin mamaya, ha? So, i-brown lang natin kasi need natin na i-brown siya eh. No? So, hayaan muna natin siya dyan. Alam ko, sandali lang to eh. Yung mga gustong mamulutan na medyo social ang dating kahit maliit na isda, pwede naman natin gawing social. Aray, kinagat ako. Akala ko, ano, langgam. Kasi maraming langgam dito sa amin na maliliit. So, yung ating dilis, kahit dilis siya, napakamahal lang. In fairness, mahal siya. Basta 50 yung 1/4, no? So, kalahati, 100. So, imagine, dati-dati, nung mga panahon pa natin, mga bata-bata pa tayo, yung ating 50 pesos siguro, madami na. Pero since nag-iba na nga ang ano ng ating mundo, ay talagang napakamahal na ng mga bilihin. Kailangan talaga matuto tayong mamaluktot, no, sa maliit na kumot. Kasi kung hindi tayo marunong mag-budget, wala kung talagang ang sahod ni Mr. or si Mr. Nagtatrabaho, saka si Mrs. nagtatrabaho. Kailangan alam nating budgetin ang lahat ng ating gastusin. Kasi kung sige-sige lang tayo, mga isang linggo wala na tayong pera. Kailangan nating marunong mag-budget. So, eto na. Malapit na siya na ayoko lang siya.
siyang palakasan kasi ano, nagagalit yung mantika. Naaano ako, parang binabalikan ako. So hindi kailangan na anhin niya talaga siya. Yung brown na brown, sakto lang ha. Ay, ano na yung ano ko? Buti na lang hindi sa mata ko. So, gumaganti yung ano, gumaganti yung dilis na tinansikan yung, buti na lang hindi pumasok sa mata. So, wag lang siyang masyadong, wag siyang masyadong, ano, baka naman kasi wala nang makain, no? Yan. Kita ba ninyo? Uy. Yan na yan. So, uhulog na natin yung pipa. Kasi usually, tignan nyo, ang crunchy niya ha, masarap. Ang itsura niya eh, parang ang gulo-gulo, pero masarap siya. Masarap. So, ang kasi usually yung ano natin, masarap sana din itong kilawing dilis, di ba? Nung mga nakaraang vlog ko, gumawa ako ng ano, kilawing tangihi. Ito kasi, sabi ko, kung gawin ko pa siyang kilawin, kunti lang kasi siya. So, pag inilisan mo pa siya ng balat, buto, talagang kunti lang siya. So, ang naisip ko, ganituhin na lang siya, no? Para maiba naman. So siguro, di ko lang alam kung makagawa ako ng kilawing bangus na wig gata. Sarap yun. So, pag nagprito kayo ng ganyan, huwag halu-halukay. Kasi pag hinahalu-halukay mo, ang tindin sa noon, madudurog siya. Tignan mo siya, oh. Hindi ko siya hinalukay, pero tignan mo. Ang cute naman. No, diba? Cute naman siya. Napaka-crunchy talaga. No, promise. Kasi alam mo kung bakit yung crispiness niya kasi, di ba mayroon tayong nilalagay na white eggs? So, yun. Yung white egg whites pala, white eggs. White naman talaga. Sorry ha, sorry. Yung egg whites, di ba hinaluan natin? Kunting flour lang. Pero kung maari lang sa susunod, kung may potato starch kayo, or may cassava starch, or corn starch na ordinary, yun. Pero since naubos na kanina yung aking corn starch, kasi nagluluto ako ng chicken na nilublub ko rin sa maraming corn starch, no? Pero okay na to. Kahit flour siya, basta lagyanin nyo siya ng egg whites. Harap naman. Talaga naman napaka so ito ang aking nakita nyo yung aking
zamjang na Korean paste. Hindi ko alam kung anong mga spicy nandito. So, kumuha lang ako ng ganito. So, since nag-ano tayo dyan, ouch, hahalo ko lang kunting sugar, kunting, hahalo ko lang talaga siya. Spicy, agree. Spicy na siya. Tapos, wala kasi akong ketchup. So, ang gagawin ko, eto na lang. So, hahaluin ko lang siya. Lagay ko na lahat ng asukal dyan. Tapos ito dito, ay, natatakot talaga ako sa mantika kasi ano eh, oops, ako talaga takot sa mantika ever since ako sa mantika. Kasi naalala ko na anuhan ako ng mantika dito, tapos kinabukasan para siyang nangamatis, tapos tinuklak ko, inalis ko yung parang ano niya, Diyos ko, nangitim siya. Kaya takot ako. Okay. So, para siyang kulot-kulot na buho, pero masarap siya. Yeah. Okay. So, aanhin ko na po. Lahatin ko na para maubos na talaga sila. Yan. So, lahat na sila nandoon, no? So, dito, oops. So, dito, lalagay ako ng kunti. Dito na ako kukuha, ha? Baka magtataka kayo. Bakit dito lang ako din kukuha? Oo, kasi kunti lang naman. Gagawa lang naman ako ng isang kunting bawang. No? Dito may bawang na kasi ako dito. Kanya, lambanin mo, may bawang na ako. So, lalagyan ko siya ng bawang. Kunting bawang. Yan. Kanina kung bakit hindi ko pinapakita sa inyo itong kabawangan. Kumuha lahat ng kasi ano. Bakit hindi ko pinakita sa inyo kanina yung bawang? Kasi nakachop na siya talaga. So anyway, alam naman ninyo yan kung ano. So iyan. Aanhin lang natin. So, gaganyan lang natin. Wait lang, lalagay ko to. Baka masira. Ouch. Talagang ano, ha? Nagagalit yung mantika. Kakamap ko lang po dito. Kaso, yung ano eh, ibabrown ko lang talaga yung pumpkin, ano. Oo. So look guys, na mai-imagine ba ninyo yung ganito, no? So dadagdagan ko nga ng chili sauce kasi masarap talaga kapag mas maanghang. No? Mm-hmm.
tignan natin. Sabi nga nila, pagtakot ka daw sa mantika, dapat huwag ka na magluluto. Eh, okay lang naman, kahit matasikan ako ng konti, huwag lang sa mukha. Kasi, baka, eh, may kulubot na nga tayo dyan dahil sa sobrang puyat natin, sa sobrang pagod. Grabe siya, oh, nagwawala. Grabe naman yung mantika, no, nakakagulat. Oh, ayoko na siyang alamin, no? Kasi nagwawala siya. Anyway. Talaga siguro na. So, ganito. So, pinaghalo-halo ko na yung... Kung may ketchup kayo, ketchup na po, ha? So, pinaghalo-halo ko na yung konting tomato sauce, konting hot chili, at yung jamsam paste. Saka may kunting asukal. Okay na po yun. Ah, sakit talaga. So, tutunawin ko lang yung asukal. Ay! Tutunawin ko lang yung asukal, patayin ko na. Kasi ayokong lapitan siya. Lahat na yata yung mantika nandito sa ano. So, hindi pa talaga siya yung ano. Hindi talaga siya yung maanghang. So, gagamitan natin siya ng chili. Marami akong chili. Dina-dry ko lang ito. So, malinis ito. Kasi hinuhugasan ko. Pagkatapos, dina-dry ko siya. No? Kaya, tingnan mo, marami ito pero konti na lang. So, ano siya eh. Medyo, ano. So, dagdagan ko lang siya ng half a teaspoon of brown sugar. Pero, mamaya, ilalagay ko ito sa aking description down below. So, check na lang po ninyo. Kasi, dito natin siya. Malapit na yung ating ano. So, ililipat na natin siya dito, no? Kasi nga okay. So, okay na siya. Lipat na natin siya dito. Papalitin na natin silang dalawa. So, ito na yung aking dito na natin siya ilalagay. No? Ikukot lang naman natin, hindi naman talaga ano. So, tignan nyo, ikukot lang natin siya. No? Para maano lang yung hot sauce at saka yung yan, nakikita nyo, ikinukot ko lang yung pinaghalo kong ano ito. Yung hot sauce, yung ketchup, I mean tomato sauce, kasi wala na tayong ketchup. So, ito na lang ang ginagawa ko. Yung paste ng Korean, at nilalagyan ko lang siya ng kailangan makukot siya. So, madali lang naman, no? Hindi naman natin siya kailangan. So, nakikita nyo, nakukot na siya ngayon.
sikat na yung mangungunutan nito ay talagang masisyahan sila. So, ganun lang kadali, mga best. Try ninyo, no? Kaysa bibili ba kayo dyan ng mga bibili kayo dyan sa ano ba yan? Yung may, okay. Sakto na, okay na siya. Kaysa bibili kayo dyan sa mga pika-pika dyan. Yung mga inihaw-ihaw. So, siguro mas maganda kung kayo na lang ang magluluto. It's, diba? Eto, lalagay ko dito. Sige, ibubuhos ko na. Pinasosyal na natin yung ating susosyalin ko pa kasi lalagyan ko siya ng ping 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 hindi, pero optional to ha mga bes, yung ating ping 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 optional yan, yung ating yan yung ating spicy crispy dilis. Spicy crispy dilis. So, yun yan. So, madali lang po sa mga gustong mamulutan at laging namumulutan at nag-iinuman, pwede po kayo magluto yan. Makakakuha kayo ng idea kaysa sa bibili kayo ng mga barbecue or kung ano-ano dyan. Ito, napakasustansya. So, again, thank you for watching once again in my Rufus Kitchen. Paki-like, share, paki-subscribe, at paki-hit na rin yung notification bell para sa susunod kong pagluluto, maa-update kayo. So, thank you for watching. Bye-bye!